Welcome to Donmar TV News Channel, mga nagbabagong balita sa buwan ng Agosto. Yan, okay. Ito. Ito ang bagong pelikula sa Netflix ngayon. Ito. Ano ito eh? Blockbuster tong tao na ito. Ito. Ayan. Si Blockbuster. Wala nang iba kung hindi si... Si... The Angel Luxin, The Fallen Angel. Bakit? Nung una, di ba nung pinuna natin siya, nasabi natin, bakit ba masyado kang putak ng putak dyan, ng ingay-ingay mo dyan? Aba, sumagot nung kinabukasan. Sinabi natin, baka naman kasi stockholder, kasi sumagot siya nung kinabukasan. Wala akong share sa ABS-CBN, wala akong kontrata, ganyan-ganyan-ganyan. Oh. Tapos gumawa tayo ng video, nag-trending na naman. Anong sabi? Ano sa video na yon? Eh talaga naman pag number 29 siya. O sabay delete. Oh, so yan ang kanyang season 1. Ang title, The Liar. Ano naman tong season 2? Itong season 2 ay The Hypocrite. Ha? Sabi niya, kakampi nyo kami, health workers, sabi ni Angel Luxin. Magdo-double ingat kami para makagaan sa pasanin kahit paano. Oh. Nag-iingat daw sila. Pero ano nangyari dun sa Rally Pamor? Oh. So ito yung season 2. Ang titulo yung ay The Hypocrite. Yan po si Fallen Angel, ha? Panoorin niyo po yan sa Netflix na po yan palabas, okay? Ito hong si, wait lang. Ay, Netflix tuloy. Ano ba yan? Oh, ito nga eh. Sabi nga nito, ah, para naman baka naman sabihin niyo ako lang ang nag-iimbento. Oh. Ay, wait. Sa kabilang account. Kasi dalawa-dalawa pa tong account ko sa ano eh, sa YouTube, sa Twitter eh. Pero ako lang pareho yan, ha? Ito. Wait lang, asa na yun? Ay, nawala. Wait lang. Ayan, ito. Papakita ko sa inyo para naman eh baka naman sabihin niyo ako lang nagsasabi. Ito si pangalan nito si Bobby Tiglao. Ang sabi niya ay ABS-CBN Communist Rallies Worsen COVID-19. Tingnan niyo ha, tingnan mo nga naman no. Excuse me muna Madam Angel, ay papasok ko muna ito si ano si si Sir Bobby Tiglao. Mhm. Ayan. Okay. Okay, basahin natin sabay-sabay. I don't think there's any doubt that the rally sa ABS-CBN yan. Ito 'yon, ang kanyang binalita kanina. ABS-CBN ay ano later, yun na mo. Ayan. I don't think there's any doubt that the rallies ABS-CBN corporate talents and staff as well as those by communist-led activists against the anti-terror law and the state of SONA, the President SONA, helped worsen the pandemic. The only question is how much is contributed to the surge coronavirus. Oh, ayan. Of course, there were other factors as well the pandemic as pointed out. Pero, okay, ang daming commercial. But the surge in cases to 118 reported that University of the Philippines Diliman, a rich recruitment ground for rallies to the nearby ABS-CBN headquarters into the Batasan Pambansa in the FAC. Yan. Okay. So basahin nyo na lang. Oh, tingnan nyo ha. Mga dikit-dikit na tao o mga tae. Oh, ayan. So yan lang naman ang sinabi niya. Okay. Oh, at least alam nyo na. Na ganyan no, kahipokrito yan si Madam Angel. Kesyo, ano pa siya, concern daw siya. Ay nako, concern bang ganyan?
tapos magra-rally-rally ka. Kaya dapat sa iyo talaga ang pelikulang The Fallen Angel. Malapit na ang wakas, tapos na ang panahon. Nilapas tangan niyo ang bayan ng marami. Alam mo, number one yan eh. Number one yan sa katangian ng mga kaliwang grupo at saka sa mga dilawan. Eh, yung pagiging hipokrito. Yung akala mo concern na concern sila. Concern kami sa mga jeepney drivers. Concern kami sa mga frontliners. Pero nung panahon nila, wala naman silang ginawa. Nung, tinan mo ha, sobrang ingay nito ni Angel Locsin. Nung hindi isasarado yung ABS-CBN, wala naman ito sinasabi. Nung nasarado na, ang ingay na. Kaliwat kanan, pinanindigan na yung pagiging aktivista. Hindi, tinan nyo ha, sa totoo lang, napaka-obvious eh. Bitter lang eh, sobrang bitter. Kaliwat kanan ng batikos, pati yan si Jeneline Mercado. Sabi ko nga, bakit tiyari kay Congress Lucy, Congressman na Lucy Torres? Oo nga. Kaya nga eh, ito lang ang masasabi natin dito kay Madam Angel. Madam Angel, before you talk, mag-research ka muna kasi napapahama ka sa sarili mong bibig. Naalala mo itong una, yung The Liar? Napahama ka dyan eh. Mali ka dyan. Alam mo, kaya nga ang ganda rin nung ano ha, yung payo ni Arnel Ignacio. Totoo yun, di ba yung sinasabi ko nga sa inyo? Yung politika, they come and go. Ang politika, mga tao dyan, politician, they come and go. Ngayon, si Pangulong Duterte, paano pag hindi na? Paano pag iba na? Paano pag ano na? So they come and go. Kung ikaw, artista ka, nagpapapansin ka lang, gusto mong humirit kahit wala ka ng alam, once nagkamali ka ng hirit, dalawa lang ibig sabihin yan. Bobo ka, wala kang kaalam-alam, nagpapapansin ka lang. At yun, they won't go. Sa madaling salita, pag ikaw nalagyan na ng utak na bobo ka, o kaya naman eh, nalagyan ka na ng utak na epal ka, nagpapansin ka lang, hindi na mawawala yan. Imahin mo na yan. O diba, tingnan mo si Coco Martin. Ha? Tingnan si Coco Martin, ha? Tingnan nyo si Coco Martin, biglang natahimik. Bakit? Napahamak siya dun sa pagwawala niya. Pag kayo, pag lumabas uli ang Kristiyano, aning ko kayo. Oh, naging balasubas. May napalaba. Oh, anong labas ngayon? Ang yabang niya. Nanghahamon siya ng mga fans. Kahit ba sabihin mong fans lang yan at sasabihin mo, pag kayo manunood ng ano, pag nanunood to, ganito gagawin ko sa inyo, mga ganyan-ganyan. Uy, pag wala ka, ay pag wala yung fans, wala ka. Oh, di na natuto siya, tumahimik tuloy. Eh, ikaw man, Madam Angel, naka 2 points ka na. Una, The Liar. Second, The Hypocrite. Pangalawa muna to. Gusto mo pang dagdagan, Madam? O baka naman talagang kaya ka nag-iingay dahil wala ka ng karir sa ABS-CBN. Na siyempre, ano ka ba naman sisigaw ng Darna? Ano ka lilipad? Oh, ay, hirapan talaga. Ay kaya, ewan ko, baka talagang pinagpe-preparean mo na yung susunod mong karir sa 2022. Ang tumakbo at maging Senator Angel Locsin. Sige nga, tanuin ko nga kayo. Kayo ba agree na magkaroon tayo na nagngangalang Angel Locsin sa Senado? Senator Angel Locsin. Ha? Alam mo, hindi sa talino ito, wala akong sinasabi. Ha? Kaya lang, Madam Angel, medyo yung puso mo, medyo ganun na kagad eh. Nahuhuli ka na eh. Okay na yung une. Walang biro. Noong una, medyo okay na siya. Namimigay siya, tahimik lang, walang salita. Okay, marami nga naloko sa inyong DDS eh, di ba? Ay, dako, sabi ko sa inyo, ang daming nalokong DDS noon. Ako, hindi ako naniniwala doon. Sa bigay-bigay, putangina. Sabi ko sa inyo, yung mga bigay-bigay na yan, ginawa na ng mga lahat ng politiko yan, lahat ng mga kaliwang grupo, ginawa na yung bigay-bigay na yan. Kaya kagaguhan yan. Tapos sabay,
Sabi ko sa inyo, 'di ba? One day baba na 'to ng bonggang-bongga sa administrasyon. Eh. Oh. 'Di ba? Yan yung sabi ko noon eh. Oh, tamo? Banat kaliwat kanan, lahat na lang ng gawin ng administrasyon, may banat siya. Kasi may motibo siya, nagbuo lang siya ng image niya. Tapos kailangan niya na ngayon ng audience, kailangan makita. Ang problema sa kanya, feeling niya kasi madami sila sa Twitter. Sabi niya, ah, dito ako sa mga against kay Duterte. Kaya din eh, sabi ko ngayon, kaya nga sabi ko sa inyo, minsan isip-isip din. Alam ko namang halata naman na gusto mong, Madam Angel, okay? Kung gusto mong tumakbo, medyo sana nag-isip ka ng onti nung una. Marami lang sa Twitter, yung mga tulonggis dyan, ilan lang ngayon, magpaano lang kayo dyan ng trending, wala pa 50,000. Trending na sa inyo yun. Tingnan mo, tama yung iba eh. Buti pa yung mga ibang artista na ang ganda pag nagsalita, maayos. Ano eh, they are for ABS-CBN. They support ABS-CBN. That's not what I mean, na hindi ka susuporta sa ABS-CBN. Sinusuportahan nila. And yet, they understand the president. They understand and they will support the government. Kasi sa kanila, ang motibo, tumulong sa bayan. Hindi magpapansin. Kaya nga, sabi ko sa inyo eh. Mali eh. Kung sino man yung nag-a-advise dito kay Angel Locsin, uy, sige na, bumanat ka na para pagkandidato mo sa 2022. Tingnan mo lahat ng bumanat. Gusto mong ulitin? Parang ganun eh. Gusto mong ulitin yung 8 pumasok sa Inidoro? Lahat siyang bumanat. Oh. Lahat siyang bumanat. Lahat. Ni hindi lumapit sila dun sa Bank 12. Ibig sabihin, there's a problem. Ibig sabihin, yung naniniwala lang sa inyo, kayo-kayo lang. Kayong mga pawok, na pusta ko sa inyo, yung mga hinayupak na pawok na yun, hindi yan voters. Marami dyan hindi voters. Baka hindi pa nakarehistro yung iba dyan eh. Mga NPA pa iba dyan. Kaya ang advice, kung gusto mo talaga ng advice, eh dapat gumaya ka doon sa mga sumipsip. Tingnan mo nga yung mga sumipsip. Napasok pa doon. Diba? Ang dami-dami sumipsip kay Pangulong Duterte, tas nung pag naupo na, kumontra na. Pero pumasok sila, bakit? Sumipsip sila eh. Minsan dahil rin naman kasi eh, medyo nagsalita lang ng konting kasipsipan kay Pangulong Duterte, okay na tayo eh. Minsan tayo rin, naloloko rin eh. Ba't dapat ganun? Diba? Totoo yan. Eh sila, marunong sila makiramdam. Paano ba ako? Saan ako? Kanino nga ako? Ah, kaya nung ngayon, Duterte. Timo, nagsipsipan? Pero nung binabati ko sa si Duterte, nilaglag na? God. Ganyan kasi ang politika eh. Nakasipsip.